Libo-libo ang sumaksi sa pagdagsa ng mga himala sa lugar ng Marikina Sports Center sa ginanap na 31st anniversary ng programang Oras ng Himala. Mga wheelchair na nawala ng laman, mga matang na buksan, mga bibig na kinalasan at mga buhay na nadugtungan at parami pang iba. Halos hindi maawat ang mga dakilang patutuong dumagundong sa buong Marikina Sports Center sa 31st anibersaryo ng nasabing programa. Minsan pang ang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili as a great physician and the God of signs, wonders, and miracles sa libu-libong taong dumalo sa nasabing lugar sa pinakamalaking healing crusade sa bansa. Napuno ang Marikina Sports Center ng mga buhay na umaasa ng himala mula sa Diyos. Ang mga dumalo ay nanggaling pa sa bawat sulok ng bansang Pilipinas, may iba din na galing pa sa ibang bansa. Sila ay lumuwas lamang upang masaksihan ang paghahayag ng Diyos ng kanyang dakilang kapangyarihan at makaranas ng himala. Hindi alintana ang distansya, maging ang init ng araw sa lugar. Sa katunayan, bago pa ang araw ng anibersaryo ay naroon na ang mga umaasang tatanggap ng himala at hindi nga sila binigo ng Diyos. Narito ang ilan sa mga dakilang patutuo na may himala sa oras ng himala. Likod ng Diyos si Ate, pagaling po ng Silang Cavite. Sangayon po sa kanya, meron po siyang isang taong sumisikip ang kanyang dibdib. Masakit po ang kanya pong balakang sa loob ng 3 buwan. Masakit din po ang kanyang tuhod, bunga po ng arthritis. Tapos yung kanya pong sugat ay makati. Tapos yung kanya pong buong katawan po ay masakit. Then yung kanya pong mata po ay malabo. Ngayon po, lahat po natin sabay-sabay na pinagaling po ng ating Diyos na buhay. So, kumusta na yung dalawang mong mata? Okay na po. Maliwanag na? Maliwanag na po. Nakikita mo na sila? Opo, nakikita ko na po silang lahat dyan. Dati hindi? Kasi nandun po sa dulo, kitang-kita ko na rin po. Dati hindi ganun? Kanina po, hindi ko po nakikita yung mga tao dyan. Ngayon po, kitang-kita ko na po sila. Is that? Pag pinag-usapan po natin ang salitang mga himala ni Jesus, ang ibig pong sabihin, lahat po ng klaseng sakit at karamdaman kaya niyang pagalingin. Lahat po ng problema ng buhay ay kaya niyang ayusin. Lahat ng gawa ni Satanas ay kaya niyang sirain. At lahat po ng masasamang tao ay kaya niya pong baguhin. Si Tata Leon Pomano, galing po ng Santa Rosa, Laguna. Siya po yung bunga po ng PT before. Meron po siyang 12 years na prostate. Actually po, year 2011, siya po yung naoperahan. At sabi po niya dati, ihi po siya ng ihi. Actually, meron po siyang water bag. Kasi nga po, ihi po siya ng ihi. At siya po yung naka-diaper. Kasi nga, yun po yung effect po ng kanyang 12 years sa prostate. Nasabi nga po niya, pabalik-balik po siya ng ospital. Pero 9 oras na po siya rito, yung water bag niya, hindi pa po napupuno. Hindi na po siya ihi ng ihi. Siya po yung pinagaling na po ng Panginoon. Siya po yung nagpapasalamat. Galak na galak, siya po yung malayang malaya na. Ito po yung sinasabi ko kanina eh, ihi ng ihi, maya't maya. Eh ngayon eh, hindi pa kayo umiihi. Hindi po po. Hindi po po nabot na yun. Tatay, sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus po. God bless you po. Si Kuya naman daw po ay 17 years nang bingi. Pero kanina po kinakausap na po natin siya, tayo po ay kanyang naririnig at siya rin po ay 17 years ng pipe na kung saan ay kahit konting sound ay wala po siyang mailabas. Pero ngayon po, man of God, nakakapag-response na po siya na may sound, siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Gaano katagal na itong bingi? 17 years po. 17 years na bingi. Dalawang tenga? Isa lang? Dalawa po. Dalawa? Dati bingi ka? Pa. Ngayon hindi na? Ah. So siya ay pipit-bingi? Opo, Apostol. Nung naipangalak ba siya, pipit-bingi siya? Opo, Apostol, hindi po talaga nagsasalita. Ngayon lang po. Kahit konti hindi siya nagsasalita hindi po, kasi hindi rin nakakarinig. Opo, tapos sinesen niya saan na lang po. 17 taon po itong pipit-bingi. Labing pitong taon po itong pipit-bingi.
tapos hindi pa siya nakakapagsalita kahit minsan. Nakakarinig ka na? Magaling ka na. Nakakarinig ka na. God bless you po. Mula sa kalangitan ay kinumpirma ng Diyos ang dakilang bagay na kanyang gagawin. Mula sa paghahanda nga ay kitang-kita na ang pagbalot ng kaluwalhatian ng Diyos sa lugar. At ito nga ang naganap sa pagpatak ng oras at araw ng anibersaryo. The unprecedented and supernatural manifestation of God's glory covered thousands of people. Sa gitna ng magulong mundo, ang mga anak ng Diyos naniniwala sa himala. Dahil ang himala ay mula sa Diyos. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay buhay? Mula sa kanyang kamatayan, ikatlong araw siya nabuhay at nanatiling buhay. Buhay na buhay at siya nga po yung pangunahin nating bisita sa ating kalagitnaan. Dahil marami po siyang papasukang buhay sa oras at araw na ito. Kailangan siya'y dumalo. Dahil siya po ang gagawa ng himala. Hindi po ang lingkod ng Diyos. Hindi po ako, hindi po sino mang tao, kundi ang Diyos lamang ang tanging gumagawa ng himala. Kung paano niya ginawa ang mundong ito, ang langit at lupa, ganyan ang gagawin ng Diyos sa inyo ngayon. Pag tinanggap niyo si Jesus sa inyong buhay, kayo po ay tatanggap ng himala. Bakit ang Diyos ay gumagawa ng mga himala? Ano ang dahilan? Ang dahilan po ay ito, para maunawaan po ninyo na ang tanging makakagawa lang ng mga himala ay Diyos lang. Wala pong albularyo, walang fake healer, pyramid healer, tarot reader, psychic healer, o sino pa pong self-proclaimed healers. At ito po ang panahon, ang henerasyon. At marinig ako ng Body of Christ sa lugar na ito at sa buong mundo at ng sambayan ng Pilipino na pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa buong mundo as the God of signs, wonders, and miracles. Upang lang sa ganun ay maintindihan ninyo na ang problema ng bawat isa ng bansang ito at buong mundo ay hindi pwedeng solusyonan ng United Nations, ng European Union, ng Arab countries o namang reliyon, ng IMF, ng World Bank, ng mga Illuminati, ng mga globalists, ng mga billionaire, ng mga negosyante, at ng mga religious leader na ang tanging may kakayahan, may sobrang kakayahang solusyonan ng problema ng bawat isa ng bansang ito at buong mundo ay walang iba kundi ang Diyos lang na may gawa ng langit at lupa. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. May himala dahil may Diyos ng mga himala at siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang greatest harvest of miracles ay nasaksihan ng buong bansang Pilipinas at ng buong mundo. Kaya naman, isa ka ba sa mga tumanggap ng greatest harvest of miracles? Maaari mong ibahagi ang iyong mga patutuo sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa lahat ng official social media accounts sa ministeryong ito. O kaya naman ay itawag ito sa ating Living Like Jesus hotline na may numerong +632-88546-796. Because your testimony will seal your miracle. Thank you and congratulations sa Oras ng Himala, lalong-lalo na sa ating minamahal na host ng Oras ng Himala programs, ang God's End Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo, kasama ng Oras ng Himala Directress na si Prophetess Elena G. Carillo at ng buong Chosen Family. Kami rin ay bumabati at nagpapasalamat sa lahat ng nanalangin, nag-ayuno at sumuporta, maging sa lahat ng masusugid na taga-subaybay ng programang Oras ng Himala. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy nating tangkilikin ang turo't pangangaral ng Apostol ng Diyos at patuloy na umani ng mga himala dahil nga may himala sa Oras ng Himala. Ito si Glyce Abarizo para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.